Magandang hapon po sa lahat. Andito po tayo sa ating opisina sa OWA. Pakishare po ating mga mahal na OFWs kung saang mga sulok kayo ng mundo. Share po ninyo ang ating live. Dahil sasagutin po natin itong tanong na ito ng ating mga OFWs. Okay, so share. Share ko po muna rin sa Mocha Usong Vlog. Yan. Sa mga early birds natin. Pwede kayong mag-comment kung gusto niyong mabati. Okay. Share. Dito po sa aking tabi ay si Joseph, aka Otep. Padilla, yun ang apelido niya. Yes, from the Padilla family. Taga saan ba ang Padilla? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Tawagin natin siyang Otep. At siya ay isa sa mga IT natin dyan sa MISD, Departamento dito sa OWA. Ano ba ang MISD? Management Information System Division. Ang lalim. Ano ba ibig sabihin nun? Kumbaga kami yung nag-handle ng mga IT equipment, software, and database ng mga OFW na under ng OWA. Okay. Sige. So, ito na. Sasagutin na natin yung tanong dahil marami nga po ang gustong makaalam kung paano mag-renew ng OWA membership. Pakihanda po inyong mga cellphone. Dahil mamaya, may surprise tayo. Oo, good news yan. Okay, so sige, simulan na po natin. Bati muna tayo ng tatlo. Wana Alap Up, watching from Abu Dhabi. Hello. Angelita Espacio, from Saudi Jeddah. From London, Diony Castillo Carrera. Okay, so Sir Joseph, Sir Otep, ano ba ang pinaka madali, mabilis na paraan para mag-renew ng membership yung mga member na po ng OWA? Una po, kailangan natin mag-download ng OWA mobile app sa ating sa Google Play Store or kaya sa Apple Store. So available na po ito sa ganung ano po. Then sa ating mga cellphone po. Ayan. Okay. Sige ha. Kasi ganito, bakit nga ba OWA mobile app? Matagal na po ito eh. Meron naman tayong mga payment centers, collection centers, di ba? Pero dahil nga po sa pandemya, yung iba po nating mga polo sa ibang bansa po ay nililimitahan ang face-to-face contact. At syempre, hindi rin makalabas yung mga OFWs natin para pumunta sa polo at mag-renew ng membership. So, ang pinakamabilis po, itong ating OWA mobile app. So, ito na po yung cellphone ni Sir Otep. At i-download na niya. Ayan, nahanapin po niya yung OWA mobile app. Papakita natin. Ayan. Okay, sige po. So, ito po, punta tayo sa, dahil ang cellphone ko po ay Android, so punta tayo sa Play Store. Ayan po. Then, tatype lang po natin yung OWA. Ayan. So, pag tinype po natin yung OWA, lalabas po dun yung OWA mobile app. Yun. Yan po. So, click lang po natin yung install. Uh-huh. Yan po. So, automatic po, mag-install po siya sa ating mga cellphone. Then, tingnan po natin. Yan po. Okay. Sige. So, habang nagda-download, basahin muna natin ibang mga comments, ha? Okay, so yun po. Paki-search lang po yung OWA mobile app sa inyong cellphone. So, dinadownload po natin ngayon. Good day po, ma'am, sabi ni Will Hilda Sampaga Awanan. Ask ko lang kung sakali po na-renew nila kontrata ko dito po. Need pa po ba kailangang i-renew ang OWA membership? Dahil included na sa kontrata ko. Okay, Will Hilda, ma'am, ang bayaran ng OWA kada 2 taon. Okay? Kung nagbayad ka ng 2019, kailan mag-expire yun? 2021 po. To 2021. Kaya kung nag-member ka ng halimbawa February 2019, member ka pa rin hanggang February 2021. Ngayon, kada 2 taon nga po yan. At sabi nyo, kayo ay mag-renew ng kontrata. So, dapat
alamin nyo sa agency nyo kung ibinayad nila kayo, in-renew nila yung inyong OWA membership, di ba? Pero tandaan po ninyo, kada 2 taon, okay? Every 2 years po. Na-download na? Yes po. Pakita natin. Ayan na, sige. Ayan po so, yung mobile app. So once OWA. So once po na na-download ang OWA mobile app, okay? Okay. Click po na po natin yung icon na OWA. So lalabas po yung, ayan po, yung parang intro. Video, intro message na ano ba yung OWA mobile app. Okay. Ayan. Sige, skip na natin. Sige, skip. Ayan. Ayan. So once po na lumabas po yung pinaka main page, kung wala po tayong account, click po natin yung login. Then, click lang po natin yung sign up here. Sign up here, okay. So, yun. Doon po so, para sa mga walang account po. Okay, so ano yung mga hinahanap na impormasyon? Una po, yung email. Pangalawa po, last name. First name. Middle name. Extension man kung meron. Birth date. At yung kanyang mobile number. Okay, sige. So habang pinipila pa ni Sir Otep, yung registration. Bakit nga ba kailangan ng registration? Para po malaman natin na yung ang isang membro ay nasa database ng OWA. Para po siya ay makita din po niya na yung kanyang account ay lumabas po yung kanyang mga lumang history ng payment. Okay. So malalaman mo rin kung active o inactive member ka. Correct po. Ayun. So si ma'am na nagtanong mula sa Saudi, ito sa lahat po, para malaman nyo kung active member pa rin kayo ng OWA, i-download nyo na po itong OWA mobile app. So may registration dyan. So kinukompleto lang ni Sir Otep yung mga impormasyon na kailangan, okay? At yun yung kanyang isasubmit. So, pagka kumpleto ng registration, Sir Otep, isasubmit mo yon. Opo. At pag nasubmit, saan nila matatanggap yung ano, reference number bang hinahanap natin dyan? Yung pong katubayan na nakapag-register na sila through email po. So, i-email sa kanila. Ayan. So, i-check niyo po yung email niya maya-maya. O, sige. So, habang inaantay po natin, pasa muna ulit tayo ng comments. Ayan, si Ma'am Wilhilda ha, nasagot na po yung tanong nyo. Kung gusto nyo malaman kung active member ka pa rin sa OWA, i-download nyo na agad. Diba, kung nakapag-download nga tayo ng Facebook app, kaya natin mag-download ng OWA mobile app. Medi Lee, Ma'am, I need your help. Dito kami sa airport, di kami maka-download ng Red Cross, Ma'am. Saan po kayo, Ma'am? Nasa ano pa ba kayo? Abroad? Okay, mag-alala. Pwede naman pong pagdating dito sa Pinas, kayo mag- register ng Red Cross kung nahihirapan po kayo dyan sa airport sa ibang bansa. Dito kasi sa atin, okay naman po internet sa airport natin. Grefiel B. Anita, sabi niya nasa Amman siya. Jordan, hello, nakapunta tayo dyan kasama si Pangulo. At uuwi na raw siya sa March 1. Okay. Sabi ni Lou Rods, mamoka, ask ko lang po, di ba direct flight ako, BXU, paano yan, sa stop pa rin ako sa quarantine? Opo, lahat po tayo magka-quarantine. Okay. Ren Comandao, amo ko po nag-renew ng OWA. Oko, tama, pwede rin po. Pero Ren Comandao, para malaman nyo kung siguradong ni-renew nga kayo, pwede nyong i-check sa inyong OWA mobile app. Kasi nakalagay doon kung active or inactive. Okay? Ano, kamusta? May email na? Opo. Okay. Ito na, pakita na natin. So, pagkatapos mag-register. So, once nag-register po, makakatanggap po tayo ng email from OWA mobile app authentication. Ayan. Na nagsasabi na thank you for using OWA mobile app. Your username is, yung username po na sasabihin, then in password po. Na yun po yung gagamit natin pag login po sa ating OWA mobile app. Ayan, so pwede na tayo mag-login. Opo. Okay, sige. So, abangan nyo sa email yung confirmation. Confirmation po. Confirmation na kayo ay nakapag-rehistro na. At ibibigay sa inyo ang inyong username at password
para makapag-login kayo sa OWA Mobile app. Ayan. So, pakita natin ulit. Ito na. Iyan na ba yung iyong username? Opo. Sige. So, ito po yung itsura nung... Yan po yung mag-login. Then, ilagay lang po dito yung password. Okay, sige. Lagay natin ng konti para sa impormasyon. Ito yung privacy niya. So, ano bang itsura nun, no? Okay. So, ganito po yun. Parang ito. Sample lang po. Ito yung itsura nun. Pag nakalagin na kayo. Makikita nyo kung kayo ay active or inactive. Ayan, nakalagay dyan. Active or inactive. Okay. So, ito na gamitin natin. Okay, sige. So, limbawa, nakapasok na kayo, nakapag-login na kayo. Okay. So, lalabas po dito yung profile po nyo. Okay, pangalan. Then, nakalagay po yung ano kung active po or inactive. Then, once na inactive po, meron po meron ditong button na renew membership here. Yan. Okay. So, later on po, kung tayo mag-renew, ito lamang po yung ating pipindutin. Then, other info po, yung gender, kung ano po siya, single or married, birth date, and other information po. Okay. O sige, siguro kunyari gusto ko mag-renew. Ito yung pipindutin. Opo. So, kung mag-click po natin renew, okay, so, lalabas po yung ating terms of services na pinapayagan natin ng OWA na ano man yung mga anilang mga policy regarding sa renewal ay tinatanggap natin. So, ay accept lang po pag in-accept natin. Then, milalabas po ng form kung saan pipilapan po natin kung ano po yung current natin na kontrata. Okay. So, importante ulit yung email. Email po ulit. Pasok po natin. Sige, ligyan na lang yung email dyan. So, importante po yung email, gumagana dapat yan. At dapat tama po yung impormasyon na ilalagay natin para successful ang pag-register, ay, pagbayad. Opo. Then, position. Yung position nyo po ngayon, ilagay lang po natin. Then, i-click po natin yung submit. Okay. Ayan. So, once na na-click po natin yung submit button, lalabas po yung Land Bank e-payment portal. Okay? So, base po sa portal, nakalagay po dito kung sino yung merchant, si OWA, transaction niya is Land Bank's workers fee. Then, yung pangalan nyo po, email. Okay? Then, mamimili po tayo ng payment option. It's either through Land Bank ATM or through BankNet, kung sa mga through bank po, or cash payment. So, iba-iba pong uri ng cash payment po ito. And other banks via PCHC Paygate. Okay. So, ano, sige nga. So, dun tayo sa cash payment. Pinakamadali. Opo. So, sa ngayon, yung cash payment po yung ating pipiliin. Then, click po natin done. So, magde-generate po siya ng payment summary. Hintay lang po natin. So, ito po. So, ito po yung payment summary. Kung magkano po yung OWA payment. Paano ba? 1,201.51 plus yung transaction fee ng banko na 30 pesos. Okay. But, pang dalawang taon na yan, ha? Protektado ka na. Correct po. Then, once na tutuloy po natin magbayad, i-click lang po natin yung I-certify that I am at least 18 years old. Okay. And have read the agreements po. Okay, so click natin. Then, submit button po ulit. Ayan. Okay. So, once na-submit natin, lalabas po dito yung iba-ibang payment channel. Ano ba po? Easy Pay, Bayad Express, 7-Eleven. Oh, may Robinsons, may SM din. Opo, Bayad Center, Cebuana, DA5, LBC, Robinson, SM. Okay. Ah. And mga iba pa pong mga payment channels. Oh, di ba siyempre si OFW, kuyari, si Ma'am Will Hilda, nasa Saudi. Mm-hmm. Siya yung mag-register online, pero ang pwede magbayad sa kanya, yung kamag-anak niya sa Pilipinas. Yes po, correct po. Pwede po niyang ibigay po yung payment reference number dun po sa kamag-anak para sila po yung magbayad dito. O sige nga, subukan natin. Halimbawa po sa 7-Eleven magbabayad. Halimbawa po sa 7-Eleven, i-click lamang po yung 7-Eleven. Okay. Then, i-click po dito yung payment details.
Nalalabas po yung order number. Okay? Yung amount, nandito po, convenience fee, total amount. Then, click po natin yung proceed. Teka lang. Pag pin-proceed mo yan, magbabayad na ba tayo agad? Hindi pa naman, no? Hindi pa naman. Sample po lang to. Sige. Apo. Okay. Apo. So, okay ko lang po, ha? Okay. Ayan. So. Ayan. Ayan po. So? So, once nakinilik natin yung proceed, makakatanggap po tayo ng reference number. Okay. Na kung saan, yun po yung gagamitin natin. Ito po, payment result. Ayun. Ito po yung reference number. Oo. Okay. Na dadalhin po natin sa 7-Eleven para po magbayad. Ah. Yan po. So, ganun kabilis. Ganun lang po. Pwede, then, ang expiration po niya is February 21, 2021. So, ilang araw po yun? Dapat magbayad siya opo bago mag-February 21. Correct po. Kasi kung lumampas, mag-register siya ulit. Opo. Okay. Sige. So, ganun na kadali yun. Mm-hmm. Aba. O, sige. So, tignan nga natin kung may mga katanungan dito. Pakilagay nga ito dyan. Okay. So, napakabilis. Sabi ni Datu Alsham Akob Kadia, anong app yan? O, kasi iba, kakatune in lang. Yung po yung OWA mobile app. Yan. So, pwede mo pang ipakita dun sa cellphone mo yung itsura uli nung app kapag kaka-download lang. Yan. Para makita yung login button, registration. Okay. So, ito po yung app. Ito po yung OWA mobile app. Yan. Yan po itsura ito. Yung blue. So, i-download nyo po siya. Tapos, yan yung, yun. Ganyan. Baliktad po yan dapat yung... O, ibaliktad natin. Okay. So, yan po itsura niya. Okay. Tapos, pag meron na kayong account, yung kanina na sinabi natin mag... asan ba yung sign up dyan? Yung login, no? Login. O, yung login. Don't have an account, sign up here. Sign up muna sa mga wala pang account. Yan, dito po. Yan. Yan, tapos pipilapan niya yan, registration, isa register, yung matatanggap kayo sa email na confirmation para makuha niyo ang inyong username, password, na ilalagay niyo siya, pakita nga tuloy yung home. Doon niyo naman ilalagay yan dito sa, po. Yan, login. Okay. Teka muna. Sabi ni Kenneth Javillo Gonzalez, hindi pa rin daw accept ng payment sa 7-Eleven. Pwede po natin ma-sample in case. Pero sige. Ganitong gagawin natin, ano? Sa sample tayo. Okay, susubukan natin. Ngayon, dahil tayo ay may good news. Sabihin ko na ba yung good news? Ito. Meron po tayong ipaparaffle na membership, renewal. Yan. Pero ano po yan, ha? Galing sa sariling bulsa ko na po yan. Ha? Ako po ay magbablow out sa inyo. Okay, isang OFW na hindi pa nakapag-renew ng kanyang OWA membership. So ang gagawin po ninyo, i-email nyo sa damoka@owa.gov.ph ang anong kailangan nila i-email? Reference number for payment. Yung screenshot po kung meron man. Oh, screenshot ng reference number ng payment. Okay? Tapos ako po mismo ang magbabayad para sa inyong membership renewal. So, ano na nga ba uli yung reference number? Na-screenshot mo ba kanina yung reference number mo? Okay. Oh, sige. Sige nga. Ulitin natin ha sa mga bagong tune in lang. So, habang inaantay ko na i-email nyo sa akin yung inyong reference number, ituturo ulit ni OTEP kung paano mag-renew once na ma-download nyo yung OWA mobile app. Okay. So, once na makapag-login tayo sa OWA mobile app, meron po ditong button na information. Ito po, pangalawa. Then, dito po sa under ng name nyo po, meron po ditong renew membership. Here, click natin yung button.
Okay? So, by clicking this button, you are accepting the terms of service po ng ating OWA payment. Then, accept lang po. Ayan. Okay? Lalabas po ulit yung form. Make sure na napila pa natin, lalo na po yung email. Okay? Yan. So, sa mga gustong magpalibre ng kanilang OWA membership, isa lang ang pipiliin ko ha sa renewal. I-email nyo sa damoca@owa.gov.ph yung reference number ng inyong payment at ibabayad ko yan ngayon, ibabayad natin ngayon para makita na tatanggapin ng cash payment sa 7-Eleven through OWA mobile app. Okay, yung mauuna na magsisend ha, paki-screen capture, screen cap, yung reference number. Okay. So, click natin yung submit. So, once na kinilik yung submit button, lalabas po yung ating e-payment portal na Land Bank na under ng Overseas Filipino Bank po. Okay? So, nandito po yung ating pangalan. Pipilin lang po tayo ng payment option. O, yung magpaparenew, dapat inactive ha. Kung narenew na ng inyong mga agency, hindi na kailangan. Okay? So, dito po, halimbawa po, yung payment option, piliin natin yung cash payment. Okay? So, lalabas po yung payment summary. Opo, yung inactive, kaya po tayo mag-renew kasi inactive na kayo. So, dapat inactive. Ayan. So, lumabas po yung payment summary. Then, i-click po natin yung I certify that I am at least 18 years old. Mm-hmm. And understood the agreement. Click po natin yan, then submit. Mm-hmm. So, yeah. Ulit po, lalabas po yung mga iba-ibang payment channels natin. Okay. Okay. 7-Eleven na tayo. Okay, 7-Eleven po, halimbawa. Then, sabi. O, sige. Tapos? Then, click. Once na click natin 7-Eleven, lalabas po yung payment details. Mm-hmm. Then, kung okay na po sa inyo to, click lang po natin yung proceed. So, okay. Are you sure you want to proceed? Okay. Mm-hmm. Ito po. Tignan lang po natin ng browser na mag-close. Okay. Then, lalabas na po yung ating payment reference number. Ito po yung i-screenshot po natin. Mm-hmm. Yung payment result. Ito po yung payment reference number. Okay. Pati itong order ID. Plus, ito po yung ating expiration. By February 21, 2021, dapat po mabayaran po ito. Okay. So, ayun. So, may tanong kasi OTP, sabi, nung nag-register daw, you don't have an account, sabi. Pag ganun po mangyari, pwede po tayo mag-email sa support@owa.gov.ph para po matulungan yung ating mga OFW po. Okay. So, check nga natin kung may nag-email na. Na-email nyo na po ba? Ano yung kailangan nila email? Yung screenshot po ng payment result reference number po. Ito po kailangan nyo i-email sa akin kahit screenshot niyan. Yan ha, yung ganyan. Tapos, i-email niyo po sa damoca@owa.gov.ph at yung unang email, yung unang matatanggap natin, yun yung ibabayad ko ng membership niya. Ha? Okay. Hindi po pondo ng OWA yan, ha? Sa bulsa ko po yan. Para ano, safe. Sige. Tingnan nga natin sa computer. Sa email natin, Chris. Meron na ba? Aba, may nag-email na daw. Aba, ang bilis, Otep, oh. Sino kaya ang pinakauna? Ang bilis, ha? Sanay sa mga raffle to, ha? Okay, ayan. So, ito po yung pinakauna na nag-send ng kanyang information, reference number. So, ito yung ibabayad ko sa 7-Eleven. Okay. Tinan mo nga. Huwag natin naman sabihin yung pangalan niya. Surprise. Kasi ito yung pinakauna. So, ibabayad na natin siya. Oo nga, nako, may nanalo na po ha. Pero at least, Joseph, Otep, at least alam na nila yung proseso. Yes po, kasi nagpapasok. Kung paano, mag-renew. Pwede ba yun na pag hindi ka OWA member, makakapag-renew ka? Hindi, no? Dapat po ay existing na member po tayo ng OWA. Then yun po yung nakakaya po tayo meron tayong registration. Kasi doon po siya bumabangga sa existing member ng OWA. Para malaman kung siya ay member, correct po. Kung may record siya sa OWA,
At yung renewal ay for inactive members. Yes po. O po, bakit ba kailangan mag-renew ng inyong membership? Siyempre po, para protektado kayo dahil basta OWA member, protektado po kayo. At lalo na ngayong pandemya, dapat siguraduhin yung na-renew ang inyong OWA membership, yung mga OFWs natin abroad, dahil dumadami pa yung mga programa at serbisyo dito sa OWA, mula sa scholarship, pangkabuhayan, at marami pang iba. Kaya, syempre, pag OWA member ka, mas marami kang makukuhang tulong. Ayun lamang. So, ano, magbayad na tayo sa 7-Eleven. Try na natin. Sige po, i-update namin kayo, ha? At i-announce natin yung winner nitong ating pa-OWA membership. Pero, galing po sa bulsa ko, ha? Hindi po yan sa OWA para wala pang problema. Okay? Salamat po. Mamaya po ulit. God bless.